Ang ating gagawin ngayon ay bulanglang na gulay with mais. Unang sangkap na kakailanganin ay ang kalabasa. Hiwain ang kalabasa ng malalaking cubes. Ang sunod na sangkap ay ang mais na puti. Hiwain ang mga butil. Tanging mais na puti lamang ang pwedeng gamitin na pansangkap sa gulay. Ang dilaw na mais ay hindi angkop na gamitin sa paggugulay. Ang sunod ay talong. Hiwain ito. At hiwain sa gitna. Lagay ito sa isang lalagyan na may tubig upang maiwasan ang pangingitim. Sunod ay luya. Balatan ito. At gayatin ng maninipis. Ang sunod ay dalawang biting na bawang. Pitpitin at gayatin. Sunod ay pitong tangkay ng malunggay. Hugasan ito under running water at isa-isang himayin. Ang sunod ay hugas bigas, 7 cups. Kung walang hugas bigas, okay lang din ay tubig. Ilagay ang kalabasa, isa lang sa apoy at hintayin kumulo. Sa unang pagkulo, pwede nang isama ang mais na puti. Sa pagkulo muli, pwede nang ilagay ang luya, pasunod na ang talong. Pwede din itong lagyan ng okra. Kung may okra ka, isabay na ito sa paglagay ng talong. Then ilagay na rin ang bawang. Makaraan ang ilang minuto, i-check kung malambot na ang talong. Kung malambot na ang talong, pwede nang templahan ng kalahating chicken broth cubes at 1 teaspoon asin. Kung okay na ang lasa, pwede nang ilagay ang ating panghuling sangkap, ang malunggay. Pag kumulo ng kaunti, pwede nang patayin ang apoy upang hindi malubsak ang malunggay. Ayan, ready na ang ating gulay na bulanglang with mais. Masarap na kapartner nito ay isda, pritong isda, sinaing isda, suwak na suwak. Panigurado, marami kang makakain. Please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong uploaded na video. Thanks for watching!